sir, sir. Wait lang po. Pinapatawag po ni Dr. Calvo. Dr. Calvo? Matay! Saan ako? Hanggang dito na lang ba ako? Kung ipipikit ko na ang mga matang ito, hindi nyo malalaman ang mga napagdaanan ko. Tara, samahan nyo ulit ako sa sariwain ang mga kalukuhan ko. Eto na naman ako. Papasok na naman ulit. Pero nakakapanibago. Mas maaga yata akong pumasok ngayon. Madalas kasi, pag alas 7 ang klase ko, mga 9 nandito na ako. Pero ngayon, 8:30 pa lang. Tamang-tama, magkukwis pa lang sila. Wala nang aral-aral. Basic lang yan. Nasasagutan ko pa rin naman kahit di ako nag-aral. Stock knowledge lang yan. Stock knowledge lang ang katabi ko. At for sure, alam kong nag-aral yun ng mabuti. Yay!
Better luck next time, pare. Okay. Better luck next time, pare. Pinapagawa niya po sa iba yung gawain mo sa akin. Paano binabrate mo po? Sigurado ka ba dyan? Sigurado naman po ako dyan. May evidence ka ba o pagpa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 pagp
Lure, paggawa nga ako ng essay. 1,000 words ah. Gusto ko double spacing. Times New Roman tapos yung form. Well, kano ba gusto mo? Isang libo? Sige, walang problema. Oo, kita na lang tayo bukas. Sa may basement, sa may wang. Oo, malapit sa skills lang. Baka sige, sige. Sige. Hindi ba alam ng bata ko na bawal kong maalam ito? Dapat alam na yan eh. Meron naman silang handbook ng mga school policies. Mr. Fawny! Bakit po, Doc? Sa tingin mo ba may iba pang nakakaalam sa mga pinag-aagawa ni Mr. Fahanilan? Kasi sa tingin namin, hindi niya naman kayang gawin yung mga pang ginagawa. Mabait naman siya. Opo, Doc. Meron pong pakilala po. Okay, sige. Maaari mo ba silang papuntahin dito para makausap naman namin? Opo, Doc. Sige, salamat. Sa tingin mo, magagawa ni Mr. Fahanilan? Hindi rin natin masasabi, pero may pinakita ng ebidensya si Mr. Fawny. Eh, baka ano lang din naman, hindi naman totoo. Pero tinanong naman natin si Mr. Fawny kung meron pa ibang nakakaalam ng mga pinagagawa ni Mr. Fahanilan, at meron daw. Sige, magtanong din tayo sa iba. Para maging sigurado tayo, para tayo isang isa. Kasama ko po yung mga taong nakapita po kay Jens na nagpa-plagiarism. Noong last sem po, nakita ko po sa library na kumukuha ng article sa isang libro. Tapos, pinapalitan na lang po yung mga words na pinapang source. Tapos, meron din po yung scientific report ko. Sabi niya, meron yung ESP ko. Sabi niya, may kahonggahin na lang po. Tingin niya. Tapos, nalaman ko na lang po. Pambasa ko na yung scientific report. Sabi ng prof. Pagpasa ng oxygen para sa pares ng pagpapit. Parang ang unfair naman po. Naku siya pa po yung highest from girl ko. Oh, sige. Bigay sa akin dalawa. Incident, gumawa kayo ng incident report. Tapos, papasa niyo sa amin. Kami nang bahala. Sige, ikipag-usap kami sa team. Sige. Salamat po. Salamat.
sir, sir. Yun lang po. Pinapatawag po ni Dr. Mr. Fahanilan, ipinatawag ka sa tanggapan na ito upang ipabatid sa iyo ang paulit-ulit mong paglabag sa mga panuntunan at pagwawalang bahala sa mga nakaraang babala tungkol sa paggamit mo ng mga gawain na hindi ikaw ang may akda. Isa na dito ang pagkopya sa mga linyang galing sa libro. Ang pagpapalit ng ilang salita ay hindi nangangahulugan na ikaw ay ligtas na dahil ito ang orihinal na konsepto pa rin ng may akda. Ayon sa Republic Act 8293, ang may akda ang orihinal na gumawa ng sulatin. Ang anumang klase ng pagpaparami, pagsasalin, pagpapaikli o ang pagkopya mismo ng kahit anong parte ng libro, artikulo, sanaysay, tula at iba pang mga uri ng sulatin na may karapatang magpalathala ay paglabag sa copyright o economic rights. Alam mo ba na ito ay palagian mong ginagawa tuwing ikaw ay may takda o proyekto at ito ay amin nakalap sa mga profesor mo sa bawat asignatura kung saan ikaw ay minsang nakakakuha pa ng mataas na marka. Naayon sa student handbook na mahigpit na ipinagbabawal o hindi pinahihintulutan ng institusyon na ito ang plagiarism, ang sinumang mapatunayang nagkasala o lumabag sa kautosang ito ay may karapatang parusa na suspensyon o expulsion. Sa kadahilanang nilabag mo ang kautosan na ito na higit sa isang beses, na pagkasunduan ng mga namumuno ng paaralan na ito, na ikaw ay hindi na maaaring magpatuloy pa sa pag-aaral dito. Napatunayan kong walang sino mang makakaligtas sa katiwalian. Bilang isang estudyante, narapat lang na ako'y sumunod sa pangapatuntunan ng paaralan. Walang halaga ang panandali ang papuri ng mga kamag-aral at mga profesor kung hindi naman ako ang tunay na gumawa o may akda. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, sana natuto akong magsunog ng kilay at mag-aral ng mabuti. At hindi lamang umasa sa pangungopya at pagsisipi ng mga artikulo mula sa aklat at sa internet. Hindi ko sana pinaira ng katamaran, ang kayabangan, ang talamak na pagsisinungaling upang mapadali ang aking gawa at mairaos ko ang aking pag-aaral nang hindi ko pinahirapan. Aking napagtanto na walang saysay ang paggamit ng mataas na marka kung ito ay nanggagaling sa katiwalian at kasinungalingan. Ako nga pala si Jairus. Sana huwag niyo akong tularan at pamarisan.